Hi guys, welcome to my YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat. For today's video guys, papakita ko sa inyo on how I edit my YouTube videos sa isa kong YouTube channel gamit ang KineMaster. So guys, patuloy lang kayo sa panonood. Pero syempre guys, unang-una kakailanganin nyo muna ng KineMaster app. Once na meron na kayong KineMaster or KineMaster app, dito guys, makikita nyo dito sa left side natin is mayroong plus sign. Pag nakita nyo yun guys, itap nyo lang. And then yung 16 and 9 ang piliin ninyo dahil iyon ay pang YouTube size. So dito guys, dito naman sa right side natin, makikita nyo yung media. Itap nyo lang yun. And then after nyo itap ang media, mamimili na tayo ngayon ng video na gusto nating i-edit. First, syempre, sa pag-edit ng YouTube videos, syempre kakailanganin natin ng intro. So dito guys, ang gagamitin kong intro na lang is yung intro na ginagamit ko sa pangalawa kong channel, which is the Angel C channel. Okay guys, sa pag-edit guys, alam ko hindi ganun kadali yun. Syempre marami tayong process na dapat gawin para maging successful ang ating pag-edit ng mga YouTube videos natin. So, ngayon, ito pinapakita ko sa inyo kung paano ako nag-edit gamit ng KineMaster o KineMaster. So, dito naman guys, gamit itong KineMaster o KineMaster, kung gusto nyong lagyan ng transitions ang inyong mga videos, gamit itong KineMaster or KineMaster ay marami kayong pagpipilian na transitions. Like for example, itong 3D transitions. Ayan, dito naman sa 3D transitions, marami din kayong pagpipilian. Halimbawa nitong bouncy box, ganyan ang itsura niya. Yung crack glass, checker flip, 3D flip, at marami pang iba. And dito naman sa left side natin guys, nandito kung gaano katagal ba yung transition na gusto ninyo. Kung 1.0, 1.5, 2.0, mga ganyan. Nasa sa inyo guys, kung anong gusto nyong transition at kung gaano katagal. So ito yung napili kong transition at yung tagal ng transition na gusto ko. Ayan, napakasimple lang. Okay. And then after nyan guys, ito namang video na to, itong intro na to is, diba nakikita nyo naman masyadong zoom. Try natin siyang i-zoom out, medyo layuan natin onte. Gamit tong cropping, ayan. Zoom out lang natin siya para hindi siya masyadong zoom na zoom kung tignan. So ayan guys. And then dahil wala naman masyadong i-edit dyan, let's now add another video. Okay, mamimili ako ng panibagong video na pwede nating i-edit gamit ang KineMaster or KineMaster. Okay, maghanap-hanap muna tayo. Nasaan na siya? Okay, ito. Ayan. I-play natin siya. Hi guys, this is Lian Camillas. Okay. Welcome to my YouTube. Siyempre, first, lagyan muna natin siya ng transition. Ito na lang. So, ito na lang. And, simple. Okay, yan, sakto. Welcome to my YouTube channel. Kung mapapansin nyo guys, dito ako sa labas. And then guys, ngayon,
Dahil dito sa pangalawa kong channel, nakasanayan ko ng maglagay ng logo or palatandaan sa aking mga YouTube videos. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko maglagay ng logo or palatandaan sa aking mga videos na ina-edit at ina-upload sa YouTube channel. Ito guys, yung gagamitin kong logo or palatandaan is yung profile picture ng pangalawa kong channel. Ito nga ang Inil C. Okay. Medyo liitan natin siya. Ito guys, itong logo or palatandaan ko na to, kalimitan nilalagay ko siya sa right side na ang video ko. Kung hindi naman, minsan is sa left side. Okay. Ngayon, ilalagay ko siya dito sa right side ng video. Extend natin siya. Ayan. And then dito guys, meron din kayong pagpipilian na animation. Ito, merong fade, may pop, slide left, slide right. Yan. Pero ito ang pipiliin ko na lang, yung fade. And then may oras din siya guys, kung gaano katagal yung animation na gusto nyo. So ayun, i-play natin siya. Let's see kung okay ba siya. Yes, welcome to my YouTube channel. Kung makapansin okay, nyo guys. Okay, okay naman siya. And then syempre guys, hindi mawawala ang name ng channel natin. Napaka-importante syempre niyan. Dito sa layers guys, marami kayong makikita pagpipilian. Media, overlay, effect, text. Kung hinahanap nyo yung mga part na yan, itap nyo lang yung layer, makikita nyo na yung hinahanap nyo. Okay. Dito naman guys, sa paglalagay ng text sa ating mga YouTube videos, meron din kayong pagpipilian dito na font. Yan. Dito merong Ligothic, Late Bold. Yan. Pero ako ang ginagamit ko yung Ligothic lang. Kasi maganda siya sa paningin ko. Simple lang. Okay. Dito guys. Ito naman guys, nakikita nyo yung shadow, yung glow, outline. Optional lang din yan. Nasa sa inyo kung ilalagay niyo yung mga part na yan. Okay. Marami kayong pagpipilian talaga gamit itong KineMaster o KineMaster. Okay. As you can see guys, meron din siyang animation. Ayan, fade, pop. May oras din siya kung gaano katagal. Katulad nga dun sa logo na pinili natin, na inedit natin. Yung animation na gagamitin natin is ganun na lang din. Katulad doon sa picture or logo na pinili natin kanina. And then after nyan guys, karamihan naman sa mga ka-YouTubers natin yan, ka-vloggers natin yan is naglalagay ng outro sa kanilang mga YouTube videos. And dahil karamihan naman sa mga YouTube videos na ina-upload ko sa aking YouTube channel is merong outro, maglalagay tayo ngayon dito. Papakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng outro ng mano-mano. Meron kasing outro guys na pwedeng i-download lang sa Google. Nag-check din kasi ako sa Google noon para mas mapadali yung pag-edit ko ng mga YouTube videos ko. Pero dahil hindi ko magamit ang chroma key ng KineMaster ko, hindi available. Okay, mano-mano ko siyang ginagawa. Yung paglagay ng like button, subscribe button,
Ayun, mano-mano siya, guys. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Okay. Hanapin muna natin first yung like button. Ayun. Ayun siya. Itong mga button na to, guys, yung like button, yung subscribe button, yung sinerge ko lang siya sa Google. Ayan. Sinerge ko sa Google yung mga picture, and then onting edit, at yan ang result. And then now, lagyan natin ang animation. Itong 1.5, yung oras o tagal na piliin natin. Okay, then next, yung subscribe button naman, guys. Itong subscribe button na nilalagay ko sa aking outro, guys, is mano-mano ko siyang ginagawa. And yes, meron namang subscribe button na pwedeng i-download sa Google Chrome. But because hindi ko magamit yung video na yon, yung video subscribe button, dito sa KineMaster ko, mano-mano ko siyang ginagawa. Okay. Hindi kasi available yung chroma key. Hindi ko sure kung bakit. O baka dahil sa video. Pero at least alam ko kung paano gumawa ng subscribe button ng mano-mano. At ito ay pinapakita ko sa inyo. Hanapin natin yung arrow. Okay, ito na lang. Yan. Ayun. Medyo slant natin siya. And iklian. Ito, guys, madali lang gumawa ng outro. Basta may KineMaster or KineMaster app kayo, mapapadali yung paggawa ninyo ng YouTube videos. Okay, animation niya medyo ayan, pwede. Extend natin siya dahil meron pa tayong ilalagay. After nyan, next na ilalagay natin is yung bell button. Okay. Ayan, dito na lang. Ayan. Top media. And then, pili na tayo. Hanapin natin yung bell button. Ayan. Okay. Ilagay natin siya ngayon dito sa right side. Sa tabi ng subscribe button. Okay. And syempre, guys, huwag natin kalilimutan yung animation. Ayan. Fade na lang ang piliin natin. Okay, next. Yung pang-arrow natin. Yung arrow na gagamitin natin is yung ginamit natin sa subscribe button kanina. Okay. And again, don't forget the animation. And now, try natin siyang i-play kung maayos ba yung pagkaka-edit natin para sa ating outro.
So yun, maayos naman siya and maganda naman siyang tignan. Simple. Okay. Then next naman guys, kukuha ulit ako ng video na pwede kong idagdag. And then itong video naman, optional lamang po siya guys. So ito kasing video na to guys is nakasanayan ko nang ilagay siya sa ending ng mga YouTube videos ko. So ngayon, ipapakita ko siya sa inyo kung paano ko siya i-edit gamit ang KineMaster. Okay, dito guys sa ending ng video na ito is kinakailangan ko maglagay ng background kasi kapag hindi ko nilagay ng background guys, masyado siyang zoom. So nakikita nyo naman guys ito. Yun, hindi lang sa dahil sa zoom kundi malalagyan ko pa siya ng mga animation guys. Katulad ng bounce bounce mga ganun guys. So yun guys, panoorin nyo na lang kung paano ko siya i-edit. And let's see kung ano ba yung magiging kinalabasan ng pag-edit ko dito sa last video na ito. So yun guys, later on ipapakita ko sa inyo yung naging results nitong pag-edit natin sa last video na ito. First, lagyan muna natin ng background music itong buong video na ina-edit natin. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng background music for my YouTube videos. So guys, please keep on watching.
to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Kung mapapansin nyo guys, nandito ako sa labas ngayon. Medyo maingay kasi sa bahay guys, kaya ito, nandito ako. This is Diane Cabinas and welcome to my YouTube channel. Kung mapapansin nyo guys, nandito ako sa labas ngayon. Medyo maingay kasi sa bahay guys, kaya ito, nandito ako. So yun guys, naipakita ko na sa inyo kung paano ko i-edit ang background music ng mga YouTube videos ko. So ngayon guys, i-export na natin siya. Okay guys, sa pag-export naman ng videos dito sa CanMaster, i-click lang ninyo yung video na in-edit ninyo and then guys, makikita nyo ito. Pag nakita nyo yun guys, tap nyo lang and then tap nyo yung export. So ayun, exporting project na siya. Hintayin lang natin siya ma-export. So yun guys, done exporting and now check natin kung na-export ba natin siya or na-save natin sa mismong gallery. Let's now check. Ayun, so ayun guys, na-save natin siya ng maayos. Now, check natin kung may mga kulang ba or sakto lang.
So yun guys, okay naman siya, walang kulang, wala tayong nakaligtaan. So ayun, tapos ko nang ipakita sa inyo kung paano ako mag-edit ng mga YouTube videos ko gamit ang Opna, KineMaster or KineMaster. So yun guys, sana meron kayong natutunan. At muli, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like this video. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe now and hit the bell notification para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So yun guys, thanks for watching!